My name is Victor Emmanuel Carmelo Nadera Jr. For short, Vim Nadera. I'm a professor at the Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. And I'm a former director of the UP Institute of Creative Writing. Anibersaryo ngayon ng Marcelo kay Luis Diaz Beltran. Anibersaryo ngayon ng Marcelo kaya ang komentarista sa radyo na nahimik ng nakalaboso ang sa pagkahol ay kinapong ASSO. Keso na ang piso ng presyong laan, araw-araw sa kain ng Doberman, samantalang sila, 15 pesos lang kasi wala silang pangapangalan. Di tulad ng walong Simeon Rodriguez, walong katukayong ipinapiit, pinitpit ang bayag at pinaawit-pilit kung sino si Simeon Rodriguez. Daig pa nilang nanood ng sining bida sina Divina at Merly kung pili ay may huling inosenteng na 11 sa 11 ng Setyembre. Talapihitang higpit na nag-init ang kumawali sa aking pandinig. Sa dekadang desuse ang pag-imik at depoder ang humalik sa puwet. Kulong na historyador sa upuan akong tumuklas ng sino, kailan, ano, papaano, at saan. Bagamat sang oras ding nagsasalsal. Balang araw, magiging lolo akong hanggang sa tuhod ay magkakaapo. Pero pag ako ay pinagkwento, gunitang ganito ba ay may curfew? Anibersaryo ng Marcelo ay bahagi lang ng isang malaking proyekto at ito nga yung librong Asinta. Ito yung mga political na tula na inhipon ko at nakipagtulungan ako sa fotografo at pintor na si Pingod Zulueta ng Manila Bulletin. Nung panahon na ito, bibihira pa yung gumagawa nito na may pintor at saka Makata na nag co-collaborate, no? Sa tingin ko, kahit papaano, kahit hindi ito na mga anumang gantimpala, ako ay masaya dahil sa personal na proyektong ito na nagawa namin. May nasumunod pa ito, nakatulong ko naman si Ariel, Pakikata. Nasundan pa itong ganitong proyekto nang nakipag-collaboration naman ako kay Elmer Borlongan sa Rizal Pabeto, no? At kumbaga, maganda kasi yung, hindi rin nanalo yun ng maraming gantimpala o kahit isang gantimpala man lang. Pero sa tingin ko bilang tagalika, no, ako masaya dahil nagawa ko yung hindi ko pa nagagawa dati. Para mo akong tinatanong kung sa mga anak ko sino yung paborito ko . Pero bukod doon sa binasa ko, naalala ko dito na madalas kong itanghal itong Katoto, no? Pwede pa lang ito yung binasa kong isa pa. Tungkol naman ito kay Albert Enriquez, no? Nung high school kasi kami, sa Quezon National High School, meron kaming grupo. At kami ay kumakanta sa mga programa, kahit sa mga protesta. At ito yung grupo naming kabilang si Albert Enriquez. Paglipas ng ilang taon, hindi ko akalain na si Albert, dudukutin. No? Alam ko, pagka pas lang kay Binigno Aquino sa Lucena, kung saan kami nag-aral. At nawala siya. Hindi na namin nakita magmula noon.
Nagsabi na dinukot ang mata at nandun siya sa kampo nakita. Pero hanggang ngayon, wala nakakapagsabi kahit nga yung mga magulang niya. Namatay na rin yung mga magulang niya na hindi nakikita yung anak nila. So, ginawa ko ito nung Revolusyong EDSA at napalabas pa nga ito sa Versus, sa antolohiya ng mga tulang pamprotesta na inilabas ng Ateneo de Manila. Ginawa itong kanta naman ni Paul Valpeña at meron akong CD na nabuo ng Hiwalay bukod dito. Kaya special to dahil kung titingnan ito yung mga mukha ng taong naapektuhan lalo na ng batas militar. No? Kahit kung tinitignan ko nga parang pag may mga bagay na mas malaki sa'yo, ang magagawa mo lamang yung mga bagay na kaya mong gawin. Kumbaga, kung saan ka makakabawi o makaganti, no? O makatabla, o parang, kumbaga, para ikaw si pilandok na gusto mong makaisa, no? Sa buhaya, sa higante, o sino pang mga nilalang na mas malaki sa'yo. Siguro makapagsabi nun yung mga mambabasa. Pero kahit paano, ang ginagawa ko lang yung sa tingin ko kung saan ako komportable at makakatulong sa paraang yun. Sa kaso ko, halimbawa, nagtapos ako ng sikulihiya at mahilig ako sa panitikan. Kaya nung ginawa ko itong poetry, no? Ito ay collection ng mga tula at ng pag-aaral ko pagsasaliksik sa epekto ng tula bilang terapiya. Nakatulong ito sa aking mga nakilalang mga pasyenteng may cancer na nagsasabi na sila mismo kahit papaano ay natulungan ng tula. Hindi ko sila balak gawing mga makata, pero ngayon kapag binabalik-balikan ko, nahirapan akong humingi ng permiso nun para kapanayamin yung pasyenteng may cancer o pasyenteng may AIDS. Pero ngayon, kumbaga, sampere nagsasabi na art therapy sila eh. No? Samantalang nung sinimulan ko nun, parang pinagdududahan ako kung ako ipapayagan nila na bigyan ng session, no? Yung mga may cancer at may AIDS. Kasi naging periodista ako dati at baka iniisip nila, naghahanap lang ako ng scoop. No? Pero ngayon, hindi ako kung ako gagawa uli nito, hindi ako mahihirapan eh. Kasi nga, halos lahat ngayon, kinikilala na ang epekto ng sining, no? Sa pagpapagaling ng may sakit.